dito sa Papa Dudu Stories. Ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudu Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudu Stories. Papadudot. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Marami sa atin ngayon ang hindi na naniniwala sa mga kababalaghan na may kinalaman sa mga nilalang na paranormal. Kapag may naririnig tayong kwento tungkol sa mga aswang, manananggal, kapre, engkanto, maligno at iba pa, tinuturing agad natin itong katangisip o gawa-gawang kwento lamang. Pinagsisinungalingan ka agad natin kapag may naririnig tayo mula sa iba na nagsasabing totoo ang mga halimaw. Yon ang masakit na katotohanan. Dahil ranas na ranas ko ito, Papa Dudut. Dahil kapag ikinagkwento ko sa iba ang aking naranasan o naranasan ng aking pamilya, tungkol sa kababalaghan ay marami ang hindi naniniwala. Kaya aaminin kong nagdadalawang isip talaga akong magbahagi ng aking kwento sa inyo. Kasi tiyak na may mga magko-comment dyan na hindi kaaya-aya sa aking mga mata. Ganun pa man, kinumbinsi pa rin ako ng aking anak na ituloy ko ang aking kwento at siya na raw ang magpapadala sa inyong email. Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Cardin. Simpleng lalaki, pamilyado at isang mangingisda. Ang totoo niya ay nakarating naman ako ng third year high school noon at top 1 ako sa klase. Pero dahil sa kahirapan ay tumigil ako sa pag-aral. Samantala hindi ako basta-basta mangingisda lamang. May sarili kasi akong fishing boat at mas malaki ang nahuhuli namin kumpara sa mga ordinaryong mangingisda. Siya nga pala ang ikikwento ko sa inyo ay nangyari maraming taon na ang nakakaraan. May naengkwentro kasi akong halimaw. Hindi aswang o manananggal, kundi isang busaw. Ano ang busaw? Ito ay isang nilalang na itsura o galing tao. Sa araw para siyang tao kung makihalubilo sa mga normal na tao. Kumakain siya ng lutong gulay at karne ng baboy, baka, manok, kambing at isda. Pero kapag sumapit na ang gabi ay lumalabas na ang pagiging halimaw ng isang busaw. Ang paborito niyang hapunan ay karne mismo ng tao. Kumakain siya ng sariwang karne ng tao. Pero madalas ay ang bangkay ng taong kamamatay pa lamang ang kinakain niya. Ang tawag nga sa kanya dito ay magnanakaw ng bangkay. Kapag may pinaglalamayan sa aming lugar ay lihim na magmamasid ang isang busaw. At maghihintay ito ng tamang panahon para nakawin ang bangkay mula sa ataul. At kapag tulog na mga tao ay sa kanya, gagawin ang pag-atake. Mabilis kumilos at malalakas sa mga busaw. Kaya nilang buhatin ang bangkay at dalhin sa kanilang lungga sa isang kisap mata. Pero may kakaibang kakayahan din ang mga busaw. Para hindi magsuspetsa mga tao na nawawala ang bangkay ay pinapalitan niya ito ng putol na katawan ng puno ng saging. Yung kasya sa loob ng ataol, yon ang ipapalit niya. Tapos meron siyang kapangyarihan kung saan ang katawan ng puno ng saging ay magiging kamukha ng bangkay. At yung mga kamag-anak ng namatayan ay walang kalam-alam na kinuha na pala ng busaw ang bangkay dahil ang tingin nila sa puno ng saging ay ang katawan ng namatay nilang kamag-anak o kapamilya.
Papadudod, sa lugar namin talamak ang kwento tungkol sa mga busaw. Hindi namin malaman kung sino ang busaw sa grupo ng mga tao kasi magaling talaga silang magbalat kayo. Kaya tuloy ay maraming nakatira sa lugar namin ang nabibiktima ng mga busaw. Samantala, 9 taong gulang ako noon nang unang beses akong makainkwentro ng busaw. Natatandaan ko pa na lagi ako nagbabakasyon sa lolo't lola ko sa side ng papa ko sa Marinduque. Gabi na noon nung kumakanta kami ng kuya ko ng kantang Ang Kawawang Cowboy ni Fred Panopio, na ginagawa naming katatawanan yung pagkanta. Tapos ang ingay-ingay namin nung gabi na yon. Nagkakatuwaan kami noon. Sinasaway na nga kami ng lola namin dahil nga ang ingay-ingay namin at gabi na. Hanggang sa may napansin kaming palaka na nakapasok sa kusina kung saan kami naglalaro ng kuya ko. Tapos ay pinaglaruan namin yung palaka at hindi ko lang matandaan kung napatay namin yung palaka na yon. Basta pinaglaruan namin siya, Papa Dudut. Pagkatapos nun ay sinaway ulit kami ng lola namin dahil nga masyado na kaming maingay. Hanggang sa nagyaya na yung kuya ko na matulog, tapos ay nauna akong pumasok sa kwarto at sumuot sa mga kulambo habang yung kuya ko naman ay dumiretso sa may CR para umihi. Maya-maya ay tinawag ako ng kuya ko. Andun siya sa may tapat ng pinto ng kwarto. Pinapalabas niya ako dahil may nakita daw siyang busaw. Initiyan ko lamang siya dahil baka pagtripan niya lamang ako, nahilahin palabas ng kwarto, tapos ay isasara niya ang pinto. Pero Papa Dudut, pinilit talaga ako ni kuya na lumabas doon sa kulambo hanggang sa lumabas na nga ako. Sinamahan ko siyang maglakad hanggang kusina, tapos sabi ng kuya ko ay nandun daw sa may CR yung busaw. Sa bandang taas sa may parang bintana na kahoy na may napakahabang mga kahoy. Tabi kasi ng kusina namin yung CR, tapos natatakot kong tingnan pero wala akong nakita. Sabi ko sa kuya ko na wala naman, pero sabi niya itingnan ko lang daw maigi, baka sa mukha ng kuya ko na natatakot siya at totoo yung sinasabi niya. Hanggang sa binalikan ko ulit at tinitigang maigi. Pagkatapos nung humangin ay nagalawan yung mga halaman ng puno at doon ay nakita ko nga. Totoong nakita ko. Papa Dudut, yun ang isang bagay na hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Yung makakita ng busaw. Namumutla yung mukha niya at yung isang mata ay parang sa mata ng pusa, habang yung isa naman ay maliit yung itim ng mata. Kita ko rin ang kanyang bibig kung saan ay nagsisitulisan ang kanyang mga ngipin. Parang ngipin nga ng pusa pero malalaki. Ang nakakatakot pa ay may mantsa ng itim o pulang likido ang kanyang bibig. Halatang kagagaling lamang nito sa pagkain. Siyempre natakot ako nang makita ko yon, kaya nagsisigaw ako. Sumigaw din sa takot noon si kuya, tapos ay tumakbo kami kay lola at nagsumbong sa kanya. Sinabi namin na may busaw sa CR. Agad na pumasok si lola para tingnan yung sinasabi namin at nasaan ang busaw, ang sabi niya. Habang nakatingala, tumingala ulit kami at kinilabutan ulit kami ng kuya ko nang makita ulit namin ang halimaw na nakasilip sa maliit na bintana. Lola, ayun ang busaw, sabay naming sabi habang natataranta. Alam kong nakita din yon ni lola, kaya ipinagmadali niya kaming lumabas ng CR. Tapos ay inutusan niya kami na isarado namin lahat ng bintana sa aming kwarto. Habang siya naman ay sinarado niya ang bintana sa sala at sa kusina. Nilak din niya mga pinto, pati yung pinto ng CR. Nang makasigurado na si lola na nakasarado ng lahat, ay tinawag niya kami at sabay kaming tatlo na nagdasal sa Panginoon. Pagkatapos ay doon na kami natulog sa kwarto ni lola. Kinaumagahan, nagising kami ni kuya sa ingay sa labas ng kwarto namin. Sumilip kami sa bintana at narinig namin si lola nakikipagkwentuhan sa kapitbahay. Kagabi raw kasi ay namatay ang isa naming kapitbahay, ang kilalang barangay Tanod na si Mang Lito. Ang sabi, stroke daw ang kinamatay. At kararating lang daw ng kabaong nito sa kanilang bahay para doon paglamayan. Tapos narinig ko din na pinag-uusapan nila yung umatake yung busaw kagabi, pagkamatay nga ni Mang Lito.
Pero hindi nito nakuha ang bangkay kaya gumalagala na lamang daw ito sa buong barangay at kumain ng mga manok na alaga ng isang magsasaka na nakatira sa kabilang kanto. Babantayan naming maigi ang bangkay ni Lito para hindi kami maisahan ng mga busaw. At saka ipapasunog na lang namin ang bangkay niya imbis na ilibing sa sementeryo. Narinig kong sabi ng kausap ni Lola. Kinagabihan naman ay maaga kaming pinatulog ni Lola sa kanyang kwarto habang si Lolo naman ay nagboluntaryong magbantay doon sa burol ni Mang Lito. Ayon sa usapan ni Lolo at Lola ay nakahanda na raw si Lolo sakaling umatake ang busaw sa bahay ni Mang Lito at kunin ang bangkay nito. Ang pangontra kasi sa mga busaw ay katulad ng pangontra sa mga aswang. Asin, bawang, buntot pagi, itak at kahit na anong panaksak. Takot din po ito sa holy water kaya yung lokal na simbahan sa amin ay regular na namamahagi ng mga agua bendita na nakasalin sa bote ng mineral water. Yun nga Papa Dudot, naging masarap naman ang pagtulog namin habang si Lola ay nanatiling gising para bantayan kami. Para malimang ay gawain niyang magsulsi pero bigla kaming nagising nang makarinig kami ng mga sigaw ng galit at pagkakagulo sa labas. Partikular sa kapitbahay namin kung saan ay nakalagak ang mga labi ni Mang Lito. Maski si Lola ay naalarma kaya dali-dali niyang tinigil ang pagsusulsi at patakbong lumabas ng kwarto. Sumunod naman kami ni Kuya at nakasilip kami sa bintana sa sala. Habang si Lola ay lumabas ng bahay kung saan ay sinalubong naman siya ni Lolo at ng ilang babaeng kapitbahay. Bakit nagkakagulo kayo? Ano bang nangyari? Nag-aalala ang tanong ni Lola. Naku Midel, umatake ang busaw sa loob ng bahay ni Mang Lito. Naibulalas ng isang kausap ni Lola na babaeng may edad na rin. Paano kayo nalusutan ng busaw? E marami naman sa inyo ang gising. Nagtatakang balik pa ni Lola. Sumagot naman si Lolo. Hindi namin alam kung anong oras umatake ang busaw. Basta nagiinuman lamang kami sa labas ng bahay nang dumating si Manong Inko, yung albularyo natin dito. Pagdating niya sa kabaong ni Lito, napasigaw siya. Ang sabi niya, wala na ang bangkay ni Lito. Kwento niya. Pinalitan yung bangkay ng putol na katawan ng puno ng saging. Kwento naman ng isa pang babae na tansya ko ay nasa 20 lamang pataas. Ang bilis namang napalitan ng bangkay ni Lito. Hindi makapaniwala si Lola sa kanyang mga narinig. Mabibilis sa mga busaw. Sa isang kisang mata mo lang, nanakaw na nila ang bangkay na target nila, ang sabi pa ni Lolo. Pagkatapos noon ay tinawag si Lolo ng ilang tanod dahil hahanapin daw nila ang bangkay ni Mang Lito. Bago umalis at sumama sa mga tanod ay pinapasok na niya kami ni na Lola. Karding, Beto, pumasok na kayo sa loob. Matulog na kayo, utos pa niya sa amin. Agad naman kaming sumunod ni Kuya sa utos ni Lola. At bago kami pumasok sa kwarto ay nakita namin si Lola na sinasarang maigi ang pinto ng aming bahay para masiguradong hindi kami mapasok ng busaw. Kinaumagahan, siguro yung mga alas 8 na noon ay umuwi si Lolo habang nag-aalmusal na kami ni Kuya. Narinig ko ang kwentuhan nila na natagpuan daw nila ang bangkay ni Mang Lito malapit sa dalampasigan. Gutay-gutay ang katawan at halos buto na raw ng iwan ng busaw. Ayon pa kay Lolo, dahil sa lagay ng bangkay ay napagdesisyonan na lamang ng pamilya ni Mang Lito na sunugin na lamang ito. At yun nga Papa Dudut. Pagkatapos noon ay sari-saring kwento at inkwentro sa busaw ang naririnig namin mula sa mga kapitbahay. Pero sa huli ay nasanay na lamang ako hanggang sa lumipas ang maraming taon. 15 taong gulang ako noon at aaminin kong tumapang na ako. Nang mga panahong yon, akala ko ay makakaya ko nang harapin ng mag-isa ang mga busaw. Pero ewan ko ba at sinubok ako ng pagkakataon. Isang gabi na wala sina Lolo at Lola dahil may pinuntahan silang kamag-anak sa kabilang bayan. Si Kuya Beto naman ay nasa laot nangingisda ng mga oras na yon.
Nung una ay okay lang ako na mag-isa hanggang sa sumapit ang alas 11 ng gabi. Biglang tumahol yung aso namin na hindi naman karaniwang tumatahol. Maliban na lamang kung meron itong nararamdamang kakaiba sa kapaligiran. Hinayaan ko lamang yon kasi akala ko sa mga kapitbahay lang namin yon. Nasa sala ako noon at naghihintay sa pagdating ni Kuya Beto galing Laot. Nakasara na rin ang pinto at mga bintana namin. Bandang hating gabi ay may kumatok sa pinto namin. Lumapit ako sa pintuan para alamin kung sino at bigla ulit kumatok ng tatlo. Sino po yan? Tanong ko. Ricardo, buksan mo yung pinto. Mabagal na wika ng nasa labas. Nagtaka naman ako. Boses ni Lola ang narinig ko pero ni minsan ay hindi niya ako tinawag sa buong pangalan. Karding lamang ang tawag niya sa akin. Dahil doon ay kinabahan na ako. Tumatahol yung mga aso namin at ng kapitbahay. At kung si Lola yon ay hindi magtatahulan ng gano'n ang mga aso. Kasi ang ginagawa ni Lola, minumura niya ng minumura ang mga aso. Ano, hindi mo ba ako pagbubuksan? May kaunting galit akong narinig sa boses ng nasa labas na gumagaya sa boses ni Lola. Hindi ikaw si Lola, sabi ko. Kung hindi ka ari sa bahay namin, tatagayin kitang hayop ka, pagbabanta ko pa. Mamayang kaunti ay narinig kong parang may sumakmal sa aso namin. Nagpupumiglas ito pero dinig na dinig ko ang paglapa ng halimaw sa aming aso. Natakot ako at napapikit. Gusto ko mang iligtas ang aso namin pero hindi ko magawa dahil siguradong ako naman ang susunod na papatayin ng busaw. Kapag ang busaw, walang bangkay na nakakain ay napipilitan itong pumatay ng tao at kumakain ng sariwang laman. Naiyak na lamang ako ng mga sandaling yon at nagdasal ng mahina, hindi nagtagal ay nawala na rin ang busaw. Makalipas ang 30 minuto ay dumating si Kuya Beto mula sa pangingisda at napasigaw ito nang makita ang gutay-gutay na katawan ng aso namin. Nabulabog din ang mga kapitbahay at lumabas ito para makiusisa. Doon ko pa lamang binuksan ang pinto at ikinuwento ko kay Kuya yung naging experience ko ng gabing yon. At hindi doon natatapos ang pagtatangka ng busaw na makapasok sa bahay namin. Dahil hindi pa umuwi noon si Lolo at Lola, gabi-gabi akong ginagambala ng nilalang na yon. Panay ang katok nito sa pinto at ginagaya ang boses ni Lola, Lolo, minsan ay si Kuya Beto. Pero nalalaman ko kung sino ang totoo at sino ang peke dahil meron kaming lihim na passcode. Bago ko buksan ang pinto ay kailangan banggitin muna ang sekreto magic word. Kapag hindi ito nagbanggit ng magic word ay hindi ko pagbubuksan sila ng pinto. Samantala isang hapon ay isang kapitbahay namin ang nakiusap sa akin. Nabantayan ko raw ang 8 buwan niyang anak. Alis lang kasi siya at kinabukasan pa ang balik niya. Wala naman siyang mapagkatiwala ang iba bukod sa akin. Pumayag naman ako, kasama ding ibinigay sa akin ang ilang gamit at gatas na ititimpla ko para sa sanggol niya. Nangako naman ako sa aking kaibigan na babantayan kong maigi ang kanyang anak. Pero Papa Dudut, nung sumapit ang alas 11 ng gabi ay nagtahula ng malakas yung mga aso ng kapitbahay. Nagising ako noon sa ingay at kumabog ang dibdib ko kasi may naririnig akong boses. Karding, nandito na ako. Buksan mo na ang pinto. Natuwa ako kasi narinig ko yung boses ni Lola sa labas at tinawag niya akong Karding at hindi Ricardo. Eh nakala ko talagang si Lola yon. Pero bubuksan ko na sana ang pinto nang umiyak yung sanggol doon sa kwarto. Tapos biglang may kumalabog sa bubunga namin. Siyempre kinabahan ako kasi sobrang lakas halos at lumaylay yung bubong namin sa bigat nang bumagsak doon. Dali-dali akong tumakbo sa kwarto at kinarga ko ang sanggol para patahanin ito ng pag-iyak. Mamayang kaunti may narinig na akong sumigaw. Hindi siya sigaw ng tao kundi sigaw ng isang halimaw. Tapos biglang tumahimik ng ilang minuto. Maya-maya sa dingding naman ito kumalampag. Dinig na dinig ko yon kasi yung dingding namin ay gawa lamang sa kahoy.
Nataranta ko noon, Papa Dudut, at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga sandaling yon. Hanggang sa nagsalita yung nasa labas, ibigay mo lang sa akin yung maliit tapos aalis na ako. Tumayo lahat ng balahibo ko kaya nagmadali akong kumuha ng itak habang karga-karga ko ang sanggol. Subukan mo lang kunin sa akin ang sanggol, magkakamatayan muna tayo. Matapang kong sabi noon habang napatingin ako sa bubong at sa dingding ng bahay namin. Hanggang sa bigla na lamang may sumuntok sa pader malapit sa akin. Napatras ako dahil lumikha ito ng butas, nakakasya ang isang normal na laki ng pusa. Doon sa butas ay nakita ko ang isang kahindik-hindik na imahe. Isang busaw ang nakatingin sa akin mula sa labas. Siyempre nakaramdam ako ng takot lalo pat sinisira niya talaga yung pader. Lalong lumakas yung kalampag ng bahay namin, lalo kong hinigpitan ang pagkarga sa sanggol. Samantala sa dingding ay may nagkakalkal habang tinututo ko sa butas na nilikha ng busawang hawak kong itak. Bakit mo ba kami ginugulo? Wala ka bang makain na bangkay kaya kami ang ginugulo mo? Galit kong tanong. Pero sumigaw lang sa galit ang busaw at lalong sinira nito ang pader. Sumigaw din naman din ako at humingi ng tulong sa mga kapitbahay. May busaw! May busaw na gustong pumatay sa amin! Tulungan ninyo ko! Mamayang kaunti may narinig akong boses mula sa kapitbahay. Sumilip ako sa bintana at nakita kong nagbukas ng lampara ang mga kapitbahay namin. Hudyat nagising na sila. Tapos ay biglang tumahimik. Pero ilang minuto lang yung pinto naman ang kumakalampag at pinipilit buksan. Malamig na yung pawis ko ng mga oras na yon at hindi ko na talaga alam ang gagawin. Patuloy lamang ang pagkalampag sa may pinto. Maya-maya minarinig na akong mga boses na galit ng mga kapitbahay namin. Narinig kong nagkaroon ng habulan tapos ay kinatok ako ng ilang kapitbahay namin, sina Karing at apat na lalaki. Nakampante na ako noon kasi alam kong ligtas na kami ng sanggol na hawak ko. Sinama muna kami sa bahay ng kapitbahay at doon na kami nagpalipas ng umaga. Umuwi din yung kaibigan ko na nagmamadali at ibinigay ko sa kanya kagad ng sanggol na anak niya. Naiyak naman ito at nagpasalamat sa akin, Papa Dudut. Nabalitaan niya kasi na inatake nga kami ng busaw at iniligtas ko ang kanyang anak. Pagkatapos noon ay nagpatuloy ang pananalasa ng busaw sa lugar namin. Kahit hanggang ngayon na matanda na ako, ay may sarili ng pamilya ang mga anak ko. Palagi akong handa sa posibleng pag-atake ng mga busaw sa bahay namin. Yung mga anak ko naman noong nagsipag-asawa ay pinayuhan ko ng manirahan sa ibang lugar, sa syudad para masiguradong walang banta ng busaw o ng aswang. Sumunod naman sila sa akin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay dinadalaw ko ang mga anak ko at ang kani-kanilang pamilya. May mga apo na rin ako pero hindi ko maiwan ang lugar na kinalakihan ko. Kahit pa sabihing pugad yon ang mga busaw ay mahal na mahal ko ang lupang nakagisnan ko. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang kwento ko. Masaya akong may bahagi sa inyo ang aking totoong karanasan. Maniwala man kayo o hindi ay umaasa ko na sana'y natakot kayo sa aking kwento. Maraming salamat sa inyo at magpatuloy pa sana ang pamamayagpag ng inyong programa sa YouTube. Lubos na gumagalang, Karding. Napakinggan natin ang kwento ni Karding tungkol sa isang busaw. Bago ito sa ating pandinig pero nag-iwan ng magandang puntos ang kwento niya. Una, katapangan na harapin ang mga pagsubok sa buhay. Maging matapang lalo na't ikaw naman ay nasa bingit ng trahedya o kapahamakan. Mas mainam na lumaban kesa manatiling takot. Dahil ang kaduwagan ay kailanman ay hindi nakakabuti sa ating buhay. At normal sa atin na ipagtanggol ang ating kapamilya, kaibigan o sino mang taong pinagmamalasakita natin. Ipinakita ni Karding na handa niyang ibuwis ang kanyang buhay, maprotektahan lamang ang sanggol na sa kanyang pinagkatiwala. Kahit na 15 anyos pa lamang siya noon, hindi siya natakot na harapin ang busaw at handa pa niya itong patayin oras na sumalakay ito sa kanya. Sa oras ng kagipitan talagang masusukat mo ang inyong katapangan. Handa kang magpakabayani para sa taong mahalaga sa iyo.
Hanapin din po ang Kaistorya YouTube channel. Matatagpuan ang link niyan dito mismo sa homepage ng Papa Dudut YouTube channel. Ganon din po ang Papa Dudut Family YouTube channel. Salamat po sa mga nanonood at sana po ay ma-appreciate po ninyo ang aming pinaghihirapan sa mga channels na yan. Lalo na ang Papa Dudut Family YouTube channel na kung saan ay mapapanood niyo po ang aking mga kambal. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.